kasiyahang tinitingnan ni Clara ang singsing na laman ng kahita na hawak ni Rodney. "Para sa'yo to," sabi ni Rodney. "Simbolo ng pag-ibig ko sa'yo. Sana ay magustuhan mo." "Siyempre naman. Ang kinang ng bato, maraming salamat." Buong kagalakang sagot ni Clara. Matagal na ang kanilang relasyon at halos magkatugma ang kanilang ugali, kaya't pareho silang naniniwala na hahantong sa altar ang kanilang relasyon. Kahit kanilang mga kaibigan ay ganun din ang paniniwala, isang araw ay inaya si Rodney ng kanyang matalik na kaibigan na si Jules na samahan siyang sunduin sa airport ang pinsang babae na si Mylene kasama ang kanyang ina. Nagpaunlak naman si Rodney pagkat alam niyang kahit papaano ay kailangan ng kaibigan ang katulong sa pag-aasikaso ng dala ng mag-ina. Pagkalipas ng ilang oras na paghintay ay nakita ni Jules ang pinsan at ipinakilala si Rodney. Dahil naghanda ang magkulang bilang pagsalubong ay inabot ng gabi si Rodney sa bahay ni Jules at doon na rin siya nagpalipas ng gabi. Dahil alam ni Mylene na malaki ang naitulong sa kanila mag-ina ni Rodney ay maaga siyang gumising at naghanda ng almusal para kay Rodney upang hindi raw makauwing gutom ang binata. Inasikaso ni Mylene ng husto ang binata bilang ganti sa utang na loob. Umuwing maligaya ang puso ni Rodney sapagkat humanga siya sa mga ginawa ni Mylene na kahit lumaki ito sa Banyagan lupa ay halos ugaling Pilipino pa rin. Nasa bahay na si Rodney ay si Mylene pa rin ang nasa isip. Naramdaman niyang mas maligaya siya alalahanin si Mylene kaysa kay Clara. Makalipas ang dalawang araw ay bumalik muli si Rodney sa bahay ni Jules. Hindi dahil sa kaibigan, kundi para kay Mylene. Dahil nagbabaka sakali si Rodney na baka liberated si Mylene, ay nagtapat agad siya na saloobin. Ngunit mali pala siya ng paniniwala. Pagkat sinabi sa kanya ni Mylene na sinabi raw ng pinsan niyang si Jules na si Rodney ay may kasintahan na at ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba. Inamin ni Rodney ang totoo, ngunit sinabi niyang ang pag-ibig na nararamdaman para kay Mylene ay hindi niya nadama kay Clara. Kaya't hindi siya matatahimik kung hindi sila magiging magkasintahan. Isang araw ay niyaya ni Rodney si Clara na magtagpo sa isang restaurant at doon ay nakipagkalas si Rodney kay Clara at sinabing may iba na siyang mahal. Sinabi ni Clara na huwag muna silang magkalas at bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Baka nalilito lamang si Rodney. Ang sabi naman ni Rodney, huwag na nating dayain ang ating sarili pagkat hindi ko na madama sa'yo ang aking pagmamahal. Dahil sa sobrang kabighatian ay biglang tumakbo si Clara palabas ng restaurant hanggang sa nakarating sa kalye na kaalinsabay ay may sasakyan na humahagibis. Tilian ang mga tao at nakangingilong tunog ng preno ang umaningaw-ngaw sa lansangan. Halos madapa
sa bilis ng hangus si Rodney upang alamin ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang bumulagka sa kanya ay ang duguang si Clara na nakadilat pa ang mga mata. Patay na si Clara. Dahil sa kabiglaan ay umiyak siyang niyakap ang bangkay sabay hingi ng tawad. Ngunit maririnig pa ba siya ni Clara? Nakipaglamay siya gabi-gabi sa dating nobya na walang nakakaalam na putol na ang kanilang relasyon. Kaya't laging sinasabi ng mga nakakakita ay, "Kawawa ka naman, Rodney. Iniwan ka na ng nobya mo." Matapos ang libing ni Clara ay hindi pa rin makatulog at hindi pa rin makakain na maayos si Rodney. Punong-puno ng pagkabag, kaya't nakalimutan na niya si Mylene. Umuwi na si Mylene sa sariling bansa nang hindi nakakausap si Rodney. Halos paulit-ulit pa rin nang usal ni Rodney ang paghingi niya ng tawad kay Clara. Minsan, madaling araw ay naaamoy niya ang pabango na laging ginagamit ni Clara. Biglang umihip ang malakas na hangin at dahil sa hampas ng kurtina ay bumagsak ang florera at sumabog ang mga bulaklak. Umusal pa rin siya ng salitang, "Patawarin mo na ako." Nang mapansin ni Rodney na kasama ng mga bulaklak ang kahita na may lamang singsing, napansin niya iyon ang binigay niya kay Clara noon. Naisip niyang pinalaya na siya ni Clara pagkat isinauli na niya ang singsing na naguugnay sa kanilang dalawa. Tuliro ang mga tao sa bahay ni Aling Janet. Labas-pasok si Evelyn sa silid ni Aling Janet na laging nagtatanong kung natawagan na si Beth sa Amerika. Sumagot naman si Maricel na nasa salas na panay raw ang tawag niya ngunit wala raw sumasagot. Bagkus naririnig niya ay answering machine na nagsasabing mag-iwan na lamang ng mensahe sapagkat walang tao sa bahay sa wikang Ingles. Baka naman raw tatawag si Beth kung sakaling makarating na ito sa bahay. Si Beth ay kaisa-isang anak ni Aling Janet na pinangangambahan ng mga kasambahay na nasa pingit na nakamatayan na ang tanging hiling ay makausap ang anak na si Beth. Tanghalian sa Amerika, noon laging tumatawag si Maricel kay Beth. Kaya't lumipas pa ang halos 5 oras bago makarating ang tawag mula sa Amerika. "Nasa trabaho ako nang tumatawag kayo dito. Kaya't ngayon lang ako nakatawag sa inyo. At ang anak kong si Nenet ay kinuha ko pa sa tigre. Kamusta na po kayo dyan?" sabi ni Beth. Ang sagot naman ni Maricel, "Ate Beth, kanina po ay gusto ka makausap ng inyong ina. Pero ngayon po ay iniwan na kaya tayo. Alam mo naman na malakas pa noon si tita ay gusto ka na niya makita. Sapagkat ang hiling niya ay umuwi ka dito sa Pinas." Ang tanging naging sagot ni Beth sa pagitan na mga hikbi ay, "Gagawan ko ng paraan na makauwi kami dyan." Dinatnan
si Beth na ang asawang si Miguel na halos mapugto ang hininga sa malabis na pag-iyak. Kaya't halos mahulaan niyang may matinding nangyayari sa Pilipinas. Ang tanging nasabi ni Miguel ay aayusin nilang lahat ng kanilang dokumento upang makauwi na ang mag-iina sa Pilipinas pagkat hindi pa niya hayang samahan sila sapagkat hindi pa niya maiwan ang kanyang trabaho. Kinabukasan ay inayos na ni Beth at Miguel ang pag-uwi kasama ang pamimili ng mga gamit ng mag-ina at mga pasalubong sapagkat 4 na taon na lumipas sa buhay ni Beth sa Amerika. At niminsan ay hindi niya nagdalaw ang ina mula nang siya'y magpakasal kay Miguel. Pagkat halos 2 taon na rin ang kanilang anak na si Nenet. Naging maayos ang paglalakbay na mag-ina na halos magtatakip silim na nanlumapag ang eroplano na kanilang sinasakyan. At dahil alam ni Beth na abala ang mga kasambahay ng namayapang ina ay nakipag-ugnayan na lamang si Beth sa kinauukulan sa airport upang makasakay sa taksi na authorized ng airport. Habang nakalulan si Beth sa taksing patungo sa Batangas kung saan nakaburol ang ina ay hindi na niya nagawa ang pagpipigil ng kanyang iyak sa taksi sapagkat sila lang naman mag-ina ang nakalulan doon. Dahil maganda naman ang biyahe sa NLEX ay mabilis nilang nasapit ang bahay. Tinulungan siyang iayos ang lahat ng kanyang dala ni Evelyn at ni Maricel. Kaya't ang anak na lamang niya ang lubos niyang pinag-ukulan ng pansin. Kaya't madali niyang napuntahan ang burol ng ina. Sa pagitan ng malabis na hikbi ay nasabi niyang, "Sayang mama at hindi na kita napag-ukulan ng pagmamahal bilang isang anak. At patawad sa mga kalungkutang sinapit mo dahil sa aking kapabayaan." Dinagdagan ni Beth ng mga bulaklak at naghanda siya ng mga pagkain at inumin para sa mga naglalamay. Sumapit ang gabi at naging lubos na abala silang lahat sa pagdami ng tao. Nakatulog si Nenet sa sopa upang maging maayos ang kalagayan ng anak ay ipinasok ni Beth sa dating silid niya noon dalaga pa sila. Ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso sa mga naglalamay kaya't dahil sa abalahan ay halos 2:00 na nang madaling araw ay naalala niyang balikan ang anak na natutulog. Halos patungo na siya sa silid ng anak nang lapitan siya ng mga kamag-anak nila na gustong magpaalam dahil malayo pa raw ang uuwian pagkat sila'y taga Bulacan. Halos gumugol pa siya ng kalahating oras sa pakikipagpaalaman nang narating niya ang silid ng anak ay wala si Nenet. Inikot niya ang silid ng kama pagkat naisip niyang baka ito ay nahulog. Wala siyang nakitang bakas ng pagkakahulog pagkat lahat ng unan na ginawa niyang panangga sa bata ay nasa wastong lugar. Mabilis siyang lumabas sa silid pagkatapos niyang makumpirma na talagang wala si Nenet. Hinanap niya si Evelyn at Maricel upang alamin kung nasa kanila ba ito, ngunit wala din si Nenet sa dalawa. Naging abala sa pagkaasikaso ng mga bisita at pagluluto sa kusina ang mga pinsan niya at hindi man lang nila naalala ang bata na bisitahin sa kanyang silid. Alam ni Beth na
Hindi pa kaya ng bata na umalis mag-isa. Kaya't buo ang kanyang hinala na may kumuha dito. Ginalugan niya ang kabahayan at tinanong niya ang iba pa nilang kasama kung nakita nila kung sinong nakasama ni Nenet. Ngunit walang nakakita rito. Ang huli niyang naisip ay puntahan ang silid ng kanyang ina na pumanaw kahit alam niyang nakasusi ito. Laking gulat ni Beth na makitang nakabukas ang pinto nito at umuuga asilyang tumba-tumba at nahihimbing doon na natutulog si Nenet na animoy may nakayakap sa pagtulog. Muling napahagulgol ng iyak si Beth dahil nakaramdam siya ng habag sa namayapang ina na hindi nakita ang mahal na apo noong nabubuhay pa siya.